Oh, so halos kasama mo galing din doon. Sa Pilipinas din nagkano simula. Ganun din, parehas na ng step ng ano ko, dokumento ko. Parehas naman kami. Okay. So halos iisang pathway yung dinaanan nila, guys. Napakaganda, no? Pati walang palakasan dito. Yeah, walang palakasan dito. Yung palakasan. Oh, walang palakasan dito. Basta dito sa KLC o doon sa IGC? Hindi, sa agency. Basta pagpasa, anong hingiin? Kung anong hingiin ng agency, pasa nyo nung ipasa. Kasi habang pinapasa nyo nung pinapasa, nagko-comply ka na nagko-comply. Siyempre, isipin ng agency na, oh. Alright, you guys, magandang tanghali sa ating lahat. Kasama natin si kaibigang Mark ng taga Kilse. Ayan guys, ha, Kilse ang truck niya. Flat decor ito. Ha, kita natin, ha. Ito yung kasamahan mo si Kuya Jess. Ito, shoutout nga pala kay Pro Tracker. Filipino Pro Tracker. Andito si kabayang Mark natin. Eh, nandyan naman ako nakapark. Tama. Kagigising mo lang yata, no? Pipick up din kami ngayon, eh. Magpipick up ka ngayon. Kagigising lang niya. Kagagaling ko lang sa washroom. Nakita ko, oy. Pagkakataon, maka-content man lang ng panibagong kasamahan dito sa, ano guys, sa tracking, sa flat tech. May tanong ako sa'yo. Ang tagal ka na rito? Isang taon na rin niya yung, ano. Patayin mo muna. Oo, ngayon din. Ay, may kasama ka. Doon tayo sa underground, sa likod. Guys, ha. Mag-iisang taon ka na rito sa, ano, sa... Ano ng September, pero driving ko December 9. Oo. Ano kayo yung... nakarating kayo rito bilang... Ano rin, nomination kami. Gano'n kami sa Pilipinas, nomination lang. Tapos, after 2 years yun. Saan mo kasi po? Baka hindi tayo marinig. Nomination kayo? Oo. O yun yung ano? Nomination nung nag-apply kami sa American, yun, basa kami ng mga requirements na IELTS, basta FBI, tapos pagka ano nun, nagpadala sa amin yung Manitoba ng nomination na, yun na pwede kaming, parang iniimbitahan kami dito sa Canada, and pag nandito ka na, after 2 years, mapipiyar ka. Okay, so bali, ang kanilang pathway dito guys, agency actually, agency. No, pero mayroong nag-undergo sila ng mga procedure katulad ng requirements na IELTS, NBI, police clearance, no, yung mga experience mo. Pero may mga bagong programa ngayon si Kelsey na Lamia na. Oh, may bagong programa ang Kelsey guys ngayon na Lamia na. Tapos ano, direct hiring na rito, dadaan pa rin ng agency, pero Lamia sila, hindi na required mag IELTS. Anong agency yun? Ganun din, sa American din. Ah, sa American pa rin. Hanggang, American guys, sa American agency. American Canada. American Canada. Saan banda yun? Sa Ortigas. Sa Ortigas. I-google nyo na lang, mga kaibigan. Hindi ko alam kung ano nakasakop kung Pasig o Quezon City. Basta Robinson Galleria. Robinson Galleria. So, at ikaw, isang taong ka na rin dito, no? Nag-driver. Nung pagtanong ko sa'yo, nung kumuha ka ng... Ito guys, lahat ha, kahit na... Parehas lang ang proseso ng pagkuha ng class 1 eh. Pag-undergo rin siya ng road test eh. Oh. O di ba? Nung pan nakailan test ka ba ng road test mo? Puro 1 day ka ko lahat eh. Simula nung class 5 knowledge, class 5. Road test ko na ka ano? Ang galing mo naman. Tapos tawag nito yung sa air brake tsaka class 1 knowledge. Tapos yung nagtik ako test. Undergo na ako ng meds pagkatapos nun. Road test. Pasado ulit. Ang galing naman, samantala ako guys, maniwala ka sa akin, honestly, nung nag-class 5 ako, 5 beses ako na-failed sa road test eh. Gawa nga lang, ang dami nilang gustong i-correct sa akin. Bawal, yung mga shoulder check, mga kung ano, bawal, tilt na naman. Yun yung class 5 ko noon. Pero nung nag-class 1 na rin ako, dire-diretso na rin noon. At saka isa pa, minsan, ito kapag ka, ano, nakaka-intimidate yung nag-i-exam, Minsan, kakabahan ka. Imbis na alam mo na yung gagawin mo, makakalimutan mo pa. Kasi, situational ka yung sinasabi. Yung situational. Merong time na kunyari, sa umaga ka, siyempre pasukan ng estudyante. Busy day. May dadaan. Kaya mas maganda,
yung sa akin lang ha, sa opinion ko, mas maganda kumuha ng lisensya, mag-exam katanghali. Oo, oh, yun yung maganda sa inyong experience. Oo, oh. Nakikita lang namin ng mga kamatsu. Tanghali kasi parang pagtanghali, hindi mo kala masyadong tao eh. Oo, oh, konti lang kasi siyempre. Nakapasok na. Nakapasok na, oo. Oh. Oh, meron bang makailan nila pero not, hindi yun totally busy. Alam mo sa totoo lang, gusto ko rin mag-flat deck. Kaso nga lang, since owner operator tayo, hindi ko pa mailipat yung truck ko. Ayan, katulad nyan, sa Pilipinas ka na lang talaga nag-drive lang? Oo, Pilipinas lang. Saudi? Hindi, Pinas ka lang ha. Taga saan ka sa Pinas? Antipolo. Tagalog? Tagalog. Tagalog, taga Antipolo si Bad. Mark? Mark. Ang dami nga, shoutout nga pala kay Pinay Trucker ha. Mark din ha. Oh. Marami kaya, Mark din yung kasama ko. Ang tukayo mo pala. Ang daming, napakaano ang Mark ngayon guys ha. Napaka popular na pangalan. Mabintang pangalan. Anong pipikapin nyo ngayon? May ano kami, yung wallboard. Wallboard? Wallboard. Saan papunta? Winnipeg. Ah, papunta kayo Winnipeg. Pero taga saan kayo? Sa, dito? Ano, Manitoba. At Steinbach. Steinbach, Manitoba yung Kelsey? No, hindi. Sa Ontario. Sa Innisfil. Ang base mo ngayon is Ontario? Innisfil. Oh, okay. So, ang Kelsey, ang alam ko ang Kelsey, Regina. Hindi. Meron sa Saskatoon, meron din sa Ontario. Oh, may Saskatoon, may Ontario. So, base kayo ng Ontario. Ano kayo? Through agency rin, pero nomination. Binigyan ng Manitoba. Oh, yung binigyan kayo ng parang ano no? Yung invitation letter para mag-apply dito ng permanent resident. Kailan? Mga isang taon o nakapag-apply na kayo? Wala pa eh. Yung sa ngayon kasi 1 year bago i-process yung papel. Oh, bago kayo magsimula. Oo, kaya pag ngayon, kunyari, 1 year driving ang inaano nila eh. Ngayon, pag 1 year driving na ako sa December, oo, ma-process na yung papel ko. Ayun ah, internet ko na yun. Oo, yun. Antay lang, testis lang. Kahit naman kami guys nun eh. Nanggaling din naman kami guys sa ang tawag nito yung work permit sa isang company, tinis lang din namin, pero ako hindi ako truck driver talaga, dito lang ako natuto. Dito sa Pilipinas, padjak lang alam ko i-drive eh. Hindi ako marunong mag-drive talaga. Maganda, sana nga ma-inspire yung iba natin na ano eh. Kasi... anong may papayo mo sa mga iba? Yung mga kasamahan ko dyan sa BAC, sa Waseco, apply na kayo dito. Habang may pagkakataon pa, habang hiring pa kasi mamaya mag-stop hiring. Oh. Kayo din, sayang ang pagkakataon. At saka isa pa. Saka yung mga hindi naniniwala nun, no, nandito na ako. Ah, yun. Shout out sa asawa ko, kay Sarah, kay Alarde, sa anak ko, ingat kayo dyan. Oo. Pati kay Kuya Jess. Kuya Jess, salamat. Si Kuya Jess, Luay, oo. Tsaka si Christian. Pagka ano, abangan mo to, isya mo sa asawa mo para sa... Tayo sa FB. Print tayo sa FB? Oh, isa tap mo ko mamaya doon eh kasi alam mo naman ang picture natin sa FB magkakaiba eh. Coping style ron dito lang sa sa personal eh. Sa personal ano eh. Photogenic lang tayo. Kaya sabi ko nga guys ha, nung nag-apply ka dito, gumastos ka? Gumastos ako pero hindi naman biglaan eh. Oo. Kasi yung sinasabi yung iba natatakot. Dito gumastos ka sa Amerika no, pero yung mga medical, IELTS. O yung mga normal na yun? Naman, eh, kasi hihingihan ka nila ngayon. Mga after 3 months, hihingi ulit sila. Ganun naman, may agwat naman, di yung isang bultuan. Okay. Yun yung kagandahan. Oh. Pero, pag naka-IELTS ka, parang tuloy-tuloy na yata. Yun yata yun. Kasi, ayun yung pinakamaganda. Kung may IELTS ka na nag-apply doon, pag may IELTS ka na kasi, automatic na yun eh. Mahirap ba kumuha ng IELTS din sa Pilipinas? Madali lang kumuha. Ang ano lang doon, papasa. Oh, so ilang beses ka nag-take? One take lang. Okay, ang galing talaga niya. One take lang. Magkano binayad mo? Yung sa exam ko noon, 11,300. Tapos yung sa schooling ko, 4,000. So, bali 15 mil, way back, total? 2020. O, 3 years na. 3 years ago. Baka tumas pati ngayon. Ayun lang, hindi ko lang sigurado. Pero kaya-kaya naman. Kaya naman pag-ipunan ko. Oo. Ganun lang, tsaga lang sa pag-a-apply kasi sayang pagkakataon. Oo, kasi kapag andito na, katulad ni kaibigan, nag-aabang na lang ng application. May proseso, pero unti-unti yan, samahan ng dasal, ingat sa pagdadrive kasi lagi nakasakarsada, pasasaan at pasasaan ba tayo kung ano, mapupunta tayo sa mga pangarap natin. Eh, kung sa Pilipinas lang, wala talaga, kawawa lang yung mga truck driver doon. Oo, tama ka doon guys, hindi naman sa...
minamalate o binababa yung mga kapwa natin tracking, eh, ka-tracker, eh, truck driver din naman tayo. Sa Pilipinas, mababa sahod doon. Ibang-iba yung touring ng truck driver dito sa Canada kumpara sa Pilipinas. Oo, oh, kita nyo. Siya na mismo ang nagsasabi. Magkaiba yung touring talaga, guys. Kaya dito maraming magandang opportunity rito. Dito, punta ka lang ng ganito, truck stop, walang di ka sisingilin. Sa Pilipinas, pumarata ka lang saglit eh. Sisingiling ka na. O kaya tikitan ka. Kung ayaw mo matikitan, makuha lisensya, abutan mo na. Oh. Dito talaga may mga trucks. Ang ganda lang content natin ito, guys, ha. Panoorin niyo ito. Tignan niyo yung mga search niyo yung ano, i-search niyo yung Mercan Canada. Magtanong kayo kung anong gagawin o maging kuan na lang sila doon. So, no. Pwede na may walk-in naman na yata ngayon kasi wala namang COVID ngayon. Walk-in pwede na, wala nang COVID ngayon. Oh, ayun, shoutout pala sa utol ko, tol. Oh. Mag-apply ka na dito, lumipat ka na. Huwag ko na tsagain dyan sa Poland. nasa Poland pa ang utol mo. Tama naman. Oh, shoutout sa brother ni, ano, Mark, nasa Mark Poland. Mark din pangalan, Mark Anthony naman siya. Ako Mark. Si Mark Eric. Eh. Oh, Mark Eric, Mark Anthony. Basta Mark, nako po. Yung mga Mark ang pangalan dyan. Baka napakaswerte ng mga Mark na may pangalan dyan. Kaya mag-apply na kayo. Yung kasama mo natutulog. Si Mark Harris naman yan. Pero ano siya, PR na rin siya. Hindi ba? Halos nawalan ahit lang siya sa akin ng buwan eh. Oo, so halos kasama mo galing din doon. Sa Pilipinas din nagkano, simula. Ganun din, parehas na ng step ng ano ko, dokumento ko. Pare-parehas naman kami. Okay. So halos iisang pathway yung dinaanan nila, guys. Napakaganda, no? Pati walang palakasan dito. Yeah, walang palakasan dito. Yung palakasan. Walang, walang palakasan dito basta dito sa KLC o doon sa agency. Hindi, sa agency. Basta pagpasa, kung ano hingiin ng agency, pasan nyo nung ipasa. Kasi habang pinapasa nyo nung pinapasa, nagko-comply ka na nagko-comply. Siyempre, isipin ng agency na, oh, okay ito. Busy dito to. Oo. Buti na lang, kasi alam nyo, kung gusto mo talaga, ay talagang, kung alam mo talaga na yung kumbaga sure bit na, ay talagang ibenta mo na hanggat nang may benta kasi pag naka-rate, nakapunta ka naman bawi mo dito. Naman eh bawi naman, oh, dalawang buwan na sahod, bawi mo na yung ginastos mo. Oh guys, ha, dalawang buwan na sahod sa pag-apply ng dito sa Canada, bawi mo na yung nagastos mo ayon kay Buddy Mark kasi syempre siya yung naka-experience. Oh yan guys, ha. Ano pang gagawin nyo? Pumunta na kayo sa Mercan. Wala kaming kita rito. Ano man? Oh. Nagsuggest lang kami. Walang bayad yung Mercan sa amin. Oh, walang bayad ang Mercan sa amin. Ano yung sinasabi namin Mercan eh. Hindi ko man sinasabi namin ng Mercan. Meron tayong tip doon. Walang bayad yun. Kaya apply na lang apply. Kasi kulang yan. Kulang na kulang ang truck driver dito. Oh yan. Kulang na kulang ang truck driver dito sa... Alas kami na. Dalawa-dalawa na yung hakap eh. Pero hindi ka rin nahirapan sa ganitong tema ng ano mo kaibigan, yung nagtatard ka, action to. Mahirap. Gusto ko itong ganito pare. Mahirap pero nasanay na kami, sanayan lang talaga. Sa una mahirap, lalo kung nung winter, mahirap grabe. Pero nasanay na lang kami. Tama yun, kasi siyempre sanayan lang. Hindi ka tulad ng reaper, hindi ikaw ang maglulot. Ilalagay mo lang yung load bar, isarado mo na yung trailer mo, drive ka na. Hindi tulad nito, after 2 hours bang yung start yan. Ngayon, may pick up kami, maglalagay kami ng poly, plastic corner, tapos yung apat na tarp na yun. Yung apat mo dito, dyan nyo ilalagay yung ano, yung ibang load. Pupunuin namin ito, tapos natarpa namin yung apat na yun. Ano yung nangyayari nun? Ginigising mo pa yung kasama mo o hindi na? Ikaw na lang hindi, ba? Hindi, ano naman eh, palang ang bigayan lang naman. Ano lang noon, kunyari tulog pa siya. Sakaling alam mo naman pagod, huwag mo lang isipin. Kaya naman. Pero, nasanay ka rin naman kumbaga sa ano. Parang bigayan lang kasi may time din na ganun ako eh. Oo, okay. Time din na ganun siya. Para bigayan lang para at least magkasundo. Oo, tama ka dun. Walang reklama. Hindi big deal masyado konti yung ganun. Pero ang isang factor ng may kasama ka sa ano rin talagang nakakatulog ka rin sa hindi masyado. Pagka, kasi ako, matakaw talaga ako sa tulog eh. Di ko kahit talag, natagtagan eh. Na, no? Wala na palang. Ayan ang kagandaan pag sanay ka rin. Kahit tagtagan na, basta napagod ka rin talaga. Napagod, exercise talaga ako. Pagka ano, napagod ka na rin talaga sa pagdadrive, siyempre, pag oras na ng tulog mo, buti ka, bulagtaan agad. So, yun ang kagandahan kasi number one sa tracking,
yung lalo na pag may ka-team ka, yung fresh ka. Yung fresh ka pag nag-drive, hindi yung palugo-logo tayo, lugo-logo ka dyan dahil hindi ka nakatulog. Oo, hindi naman pwede kasi mas masaya lang dito yung ganun. Oo, oo po, ang hirap nun. Maraming magre-report. Oo, tama ka dun. Makita ka na sa likod mo na ano, pag-iwang-iwang ka, ka. Eh, hindi naman mahangin. Sasabihin nila, ay wala to. Baka mamaya patulog-tulog to pa, pasundan ka na ng pulis niyan. I-shutdown nyo na, patulugin nyo muna. Hindi, ano bang ginagawa mo? Free trip ka? Alis na ba kayo? Oo, alis na rin kami. Hindi na ako nakakabala. Hindi. Hindi ba? Ano pa naman, 3:45 pero pupunta na kami ng maaga para takbir. Kung maludan na, okay maludan, na. Okay na. Kahit katulad ko, nakita lang kita, sabi ko, ayan, i-contact ko yung kababae natin Pilipino. Matagal na, lang akong ano, sabay-bay sa inyo doon, nandun pa. Oo, doon pa sa Pilipinas. Nag-apply ako noon eh, isang taon mahigit ako natintay eh. Oh, matagal din pala. Ganun naman lang talaga ang process. Minsan nga may umabot ng 2 taon kung hindi mo ipapapulay agad. Sa akin kasi mga 1 year and 7 months yun. 1 year and 7 months lang yun sa'yo. Sa bilis ng pag-comply mo sa mga requirements, mas mabibilis ang iyong proseso makakapunta rito. Ang kanoan guys, baka mamaya. Kasi ito ah, napakaraming mga... Saan ba yung nagkagyera nun? Na bansa? Russia at saka yung ano? Ukraine. Napapansin ko mga kaibigan, ang dami ng Ukraine dito ng mga driver. Ayun, isa na naman yon sa magiging ano ha, yung magkakompetensya ng mga nag-apply. Ay kukunin talaga nila yung mga yon. Kasi yung mga illegal na rin ditong parang ano eh. Pero hindi pa sila permanent resident. Parang binigyan lahat, yata rin sila ng work permit o open work permit. O ano man yun, kasi wala pa ako nakakausap na Ukraine. Baka pag dumaming mga Ukraine na pumunta rito, aba eh wala na ka, yung mga nag-apply, wala na. Mauubusan na kayo ng pagkakataon. Baka mamaya magbago na naman ang sistema ng Canada. Alam mo 'yun. Abang ano sana pag pasa sila ngayon, next year siguro dito na sila. Oo, kapag nagpasa kayo ngayon, comply nyo lang. Siyempre kailangan kasi minsan kaibigan yung financial, financial talaga. Wala ka talagang pera, 'yun ang number one eh, lalo pat may asawa at may mga anak ka. Kasi mahabala ka diyan eh. Para sa pangarap, doon lang doon. Oo, kung meron naman na kaya mong ebenta, papangutangan, o tumulong sa'yo ka mag-anak na may kaya, sugal mo na. Oo, kasi kapag nakapunta ka naman dito, tulad ng sabi ng kaibigan, 2 months lang nasahod mo, kasi maganda naman magpasahod ang kilse, bayad mo na lahat yung mga utang mo. Tis-tis lang. Oo, tis-tis lang. Hindi naman bigla ang boom ka eh, siyempre dadaan sa proseso. Oo, tama yun. Step by step, huwag kang magmadali. Ganun lang naman yun. Oo, tama yun. Step by step lang. May balang araw eh, malay natin. Oo, eh, nandito ka na eh. At saka kailangan ng truck driver eh. Dire-diretso na yan, kumbaga sa ano. Yan. Good luck sa'yo sa iyong permanent resident application. Oo, salamat. Your nearest permanent resident application. Tapos yun, nakakasama mo na yung pamilya. Ilan anak mo? 4. Mabilis ka rin. May pondo eh. May pondo, mabilis ka rin. Apat din. Apat na rin ang anak na kaibigan. Well, at least, eh paano, nandito ka na, secured na yung ano ng mga anak, hindi na sa atin eh. Yung mga anak lang natin, yung future ng mga anak natin eh. Yan nga yung ano ko na iniisip ko nung nag-apply pa ako doon. Kahit dito hanggang ngayon. Di baling, ano, bonus na nga lang sa akin yung sahod ko. Oo, oo. Ang importante yung future ng mga bata. Yung future lang ng mga anak natin, yung makarating ka dito. Kasi mas maganda na rin dito kahit papaano eh. Pero hindi ko mo nandito kahit mayaman ka na. Hindi, oo, kailangan mo pa rin magtrabaho dito. Wala nga kami pera eh. Oo. Kasi padala rin ang padala. Oo, nauubusan din sila kasi pamilya na sa Pilipinas. Padala mo family, ganyan. Magtira right, guys, ka ng ayan. Kausap ko kanina si Mark doon. Eh, nalubat yung GoPro ko. Umiinit. Kaya na matay tuloy kaya hindi namin naputuloy pag-uusap namin. Basta balikan niyo na lang yung video vlog namin. Tignan niyo yung mga bagay na maaari niyo magamit, resources bilang pag-apply papunta rito sa Canada kasi nandoon 'yon. At nandito si kaibigan, nag-aantay sa akin kasi ito yung una kong nakita eh dito sa ano gawangan ng kumuha ko ng yelo. Nakita ko siya, sabi ko sa kanya, maganda ka kasi ko. Pwede ba tayong gumawa ng content? Kunin ko lang yung camera ko. Walang joke. Nung ano, ang nangyari, nakita niya ako, eh, kinuntit ko siya.
nalubat yung camera ko. Ayan, kailangan i-charge ko pa ulit. Kasama natin si Leo. Kaibigang Leo. Ayan, kumusta kaibigan? Okay lang naman. Okay lang din naman. Ayan. Okay, ito niya ako ganina dun sa washroom, no, guys. Galing ako doon nakita. Nakangiti siya, smiling face, really, 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 yun. Sorry ko. Hindi na makangiti, kaya sabi ko, ay, ito yung sila, kaya sabi. Sabi ko, tanggung ko nga muna ito, sabi ko, magandang kausap ito, sabi ko, magmuha nga muna kayo ng content, sabi ko. Taga saan ka rito sa Canada, kaibigan? Sa Canada? Edmonton. Taga Edmonton? Oo. Oh. Ano ka na dito, yung... talaga matagal ka ng permanent resident? Citizen na. Oo, oh, citizen. Hindi tulad ni kaibigan na nag-apply. Oh. So dito ka na talaga natutong mag-drive din. Oo. Oh. Oh. Practice lang. Nung muna sa company. Oo, oh, so bali sa company. Parang part-time na. Pero nung muna sabi ko, mag full-time kaya. Subukan ko. Oo. Oh, naglulong-haul ko na ngayon, no? Dati na ako long-haul. Na matagal na ako naglulong-haul. Uh-huh. Nagkasakit ako few years, nag-LCB ako. Oo, oh, nag-LCB ka. Buti pa, ang dami nilang experience kay LCB. Yung isa flat deck. Ayoko na kasi gabi. Oo, oh, gabi. Night driving kasi yun. So, ganun na lang. Bumalik ako dito sa amo kasi kinukulit niya ako na bumalik sa kanya. Oo, oh, kumbaga sa ano, tatanggapin ka pa naman. Oo. Oh, yun ang kagandahan din naman pala. Oh, mabait naman ito. Mungkano nga makulit lang. Oo, okay naman magpasahod. Kasi may mga ano na nagpapasahod naman talaga sa mga Indiano. Mag-uubahin din naman. Siya naman ganun. Kasi sabi niya sa akin, ganun din daw siya, hindi sinahuran ng kalahin niya. So, sabi niya sa akin, hindi ko gagawin sa niya. Oo, oh, so ibig sabihin, alam niya yung mga kalahin niya. Alam niya rin pala yung mga kalahin. Simula siya ng isang truck. Oo. So, dumami na siguro, kinusin naman yun. Oo, oh, okay. Simulante siya. Ano pangalan ng company mo doon? Hyundai Trans. Hyundai Trans. Kasi parang nandoon ako sa gilid doon, top. May nakita ang truck? Ako yun. Tapos sa gitna. Ryan. Sabi ko, hindi, pera na pala si Ryan. Ay, si Ryan. Kilala mo si Ryan din. Na-meet ko na yun dati. Oo. Sabi ko si Ryan siguro ito, sabi ko. Oo, oh, nasa Pinner na si Ryan. Oo, oh, sa naisip ko, sa Pinner na siya. Kaya nga sabi ko, yung sinabi mo, andun tapos yung Kelsey, tamang-tama, bumaba siya. Pa-picture naman tayo, sabi sa akin. Oo, sige, sabi ko, teka muna, kukunin, picture muna kami. Kunin ko yung camera. Ano pala nandun ka, pumunta ako eh. Hindi ko nga rin alam kasi hindi ko... Kanina kasi nung dinaanan ko eh, natutulog po, kasarado pa yung kanilang ano dun eh. Nakasarado pa yung kanilang higaan doon eh, kaya nung doon ako, hindi ako makapag-sentral, gawa nga naman. Pero ang daming Pilipino. Oo, oh, Pilipino rin. Marami rin yung Pilipino, tatrabaho din. Oo, oh, halos sila ate dyan, Pilipino sa mga ate dyan. Pilipino rin siguro. Ay siya, hello sa camera. Oh. Dito yata sila sa ano eh, Foggy Gorilla ba yung ano? Kasi parang nakita ko sila dito dati ng ano eh. Naglalako sila ng ano, yung mga vape. Oo. No. Yan. Yung dalawang yan. Galing ako ng Chicago eh. Ngayon? Oo. Ay, na-late ako sa delivery. Dapat kanina pa. Ayaw akong i-off. Isa sa, meron ka pang load ngayon? Meron. May 11 pallet pa. Yung unang ano, sa Manitoulin. Manitoulin. Tapos, pagkatapos mamaya ka mag-deliver, bukas pa? Bukas ng madaling araw. Madaling araw pa. Kahit nga. Tapos, uwi na ako ng Edmonton. Kahit nga ako guys, ano pa to eh, yung reload ko, mamaya ng alas 6. Anong oras na pala? Mag-alas 4 na siguro. Oh, mag-alas 4 na nga, tamang-tama. Saan ka mag-load? Doon sa Americold. Pero magpapalit ako ng trailer. Kunin ko yung trailer ko doon sa ano, doon sa mismong ano muna ako siyang trailer. Pagkatapos pupunta ako doon sa Shout out si Hermie Martin. Yan, i-shout out mo na yung mga ano. Shout out kay Hermie Martin at si Victor Toyong. Oh, truck driver din sila. No, nasa Pilipinas nandito. Dito. Oh, yan nasa guys. Sa US si ano si Hermie Martin. Shout out ah si ito kay si kaibigang Leo. Guys, ayan. Meet natin sa kaibigang Leo. Dito tayo ngayon sa ano. Travel Center Road King.
Dito kasi ang tambayan kasi may free internet. Ang kagandahan dito, pwede kang mag-upload. Dyan sa family pa siya. Pag naubusan ka ng data, katulad ko, nauubos ng data ko, gawa nga ng pag-upload ng video vlog. Oo. Yung tataas ng gig na mauubos pag nag-upload last sa YouTube. Last year nata, nasa ano pa eh, a few years ago pa lang. Mm. Pala last year. Nandun ka sa Mouston nata, eh nasa truck stop ako pupunta sa sara kita eh. Mm. Sa, nasa rest area po. Oo. Siguro mga 20 kilometers lang o ano. Eh sabi ko baka pumalis na pag nandun ako. Oo. Pagka ano, makita mo ako sa karsada. Wala, kasi nag-live ka. Oo. Sa nakita ko eh, sabi ko punta ako kaya. Sabi ko eh, kasi baka wala mo parkingan dun. Oo, mahirap din. Oo. Pagka ano, pagka ganyan, mahirap din pag wala maparkingan. Sayang din lang yung oras. Yeah, sabi ko eh, nakita mo pala akong nag-live ako kasi pag nag-live ako sinasabi ko sa lugar ako eh. Nakita ko tapos pag ano lang sabi ko. Malapit na sila kayo dito ah. Nakita ko rin nung isang araw si ano, si Mark. Marco. Oh. Naka-live din. O hindi. Hindi, nakita ko sa ano, nakita ko lang yung ano niya, yung truck. Sabi ko pinoy yata yun eh. Oh. Yes, nakita ko kamukha. Oh, yan yung nag-vlog ah. Hmm. Ito tawag yata sa'yo. Hindi, okay. Ay, wala yan. Hindi naman. Ay, nakita ko siya. Nagsihay ka ta. Pagka ano, pag makita mo ko, kaya mapansin ko saan ako nag-ano, minsan ganyan talaga ako kung saan lugar ako. Uh-huh. Upang sa ganun, may mamit akong mga kasamang driver. Puntaan mo lang ako, just say hi. Uh-huh. Para makagawa tayo ng content. Uh-huh. Eh, alam niyo man si sa Lucky Tracker, eh, ganyan lang talaga. Uh-huh. Uh-huh. Maraming natutuwa eh. Oo, maraming natutuwa. It's all about tracking lang naman ng content natin eh. Minsan nga nasasabihan tayong marami tayong bawal na ano katulad ng ano sa company pero di magagawa dun, di alisin ka na. May mga ilang video vlog ako. Dati nasa ano ka, di ba? Sa Travers? Oo. Umalis ako ng Travers, bumalik ako ng Torque kasi may revenue sila. Gusto kong subukan yung revenue. Kaya nagre-revenue ako ngayon. Ayun, kahit pa paano maganda rin naman. So nga lang, siyempre mas maganda kung ano sana, tuloy-tuloy pa sana. So nga lang, hindi rin kanila mahanapan ng load kasi na mabibigyan ng load kung mababa rin ang rate. Wala rin din silang magkikitain, ganun yun. Mga karne yung ano yun? Hmm, meat. Mostly, ano eh, mga pagkain, mga ano namin. Banded? Reaper? Oo. Oh. Hindi, banded load. Yung punta ng ibang lugar. Texas, Mexico. Oo! Oh. Ay, hindi na ako, hindi pa ako nakatingin ng Mexico. Ay, hanggang hindi makakarating, pero pag banded load, sa Texas mo hindi ko, or di kaya sa border. Oh, sa banded ang ibig sabihin na, no? Oo, mga ganun. Pero mostly hanggang lang Midwest lang kami, pupunta ng, pupunta dyan sa Wisconsin, punta ng Ontario, dito, sa Calgary, puntang Vancouver, mapapuntang Oregon, yun yung mga biyahe lang namin, kadalasan namin. Ngayong biyahe ko, Burlington, Washington, tapos kuminsan California, balik ng Edmonton. Tapos kuminsan East, kasi yung company na meron silang pangarga na talagang doon lang. Oo, ang ganda naman yun. Napakaswerte naman. Napakaswerte siya kasi meron pagkain ng mga Indiano. Oo, pagkain talaga ng mga Indiano yung mga... Oo, so lahat ng buong US yung supply. Oo, ang galing. So siya ang naka-ano doon. Swerte niya. Oo. Ang galing. Sure, mabait din. Hindi siya lahat, ano na sa akin. Kaya ang kaling naman ka. Oh, meron ka bang idadagdag, no? Oh, yun lang. Oh, yun lang. Shout out natin. Shout out ng misis mo. Mga kaibigan mo, pinsan mo. Shout out sa asawa ko. Ayan, guys, ah. Sa kaibigang Leo, na-meet ko dito. Sa Pilot Flying J dito sa Road King. Ayan. Kapag-usap, alam nyo na ng Pilipino. Wala naman tayong ibang kausap. Alam ang kausapin na ibang lahi. Mark, eh, walang oras kasi nagmamadali rin ako dahil ginahabog ko yung delivery ko eh. Oo, oh, kapag may time lang, katulad nito, may time tayo, yun, nakakagawa tayo ng video. Ayan, magpapaalam na kami mga kaibigan. At ako rin, pupunta rin ako sa ano, alas 6 yung pickup ko, magpapalit pa ako ng trailer, para andun na rin ako mga alas 5, baka sakaling maagang maludan din ako. Ayan guys, no, so bye-bye na muna. Ingat kayo lagi yan. Thank you sa panonood. Thank you kay Kabayan Leo. Hello. Ingat kayo kay Vegan. Oh. Bye-bye guys. Peace out. Bye.
Lakay Pinoy Tracker.